Everyone, nandito na naman po tayo sa ating YouTube channel, Abet Pilapil Vlogs, at bagong issue na naman sa samahan ng Unit Team. Meron na namang mga nangyayari daw na kaganapan. May napanood ako kanina sa isang vlog na ang sabi may mga issue sa Unit Team, kaya dinaway natin at ito ay tungkol kay Robin Padilla, si Utol. Ayun, pag-usapan natin. Okay? Yun. Sabi kanina ay si Robin Padilla daw ay nagiging issue sa Unit Team. Kasi sabi daw ni Mayor Sara, si Robin Padilla ay kasama sa 12. Kasama daw si Robin sa 12. Kasi sinabi niya kagabi sa speech niya sa Ilocos, si Mayor Sara ang nag-speech, sabi niya ay 12 na ang senatorya balls ng Unit Team at kasama nga si Robin Padilla. Ngayon, bigla naman pag-speech ni BBM, sinabi ni BBM na hindi pa kasama si Robin Padilla sa 12, pero kasama siya sa lahat ng lakad nila dahil siya ay isang malapit na kaibigan ng pamilya. Ngayon, linawin natin bakit nasabi ni Madam Sara, ni Mayor Sara yon, at ni BBM. Ang galing nga ng mga issue eh. Sabi nila, meron na naman doon nangyayaring hindi maganda sa Unit Team. Hindi doon nagkakaintindihan si Mayor Sara at si BBM. Nilalampasan doon ni Sara ang mga desisyon. Hindi doon nagkukonsulta muna kay BBM. Pwede ba mangyari yon? Kaya sabi kong, ano yon? Hindi yata pwede mangyari yon kasi very good, in good terms rin dalawa. Tsaka talagang lahat ay pinag-uusapan nila. Ngayon, eto ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Ayan. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, Victor Rodriguez. Siyang spokesperson ni BBM. Kanginang umaga lang niya sinabi. February 17, 2022, the Unit Team only has 11 senatorial candidates. Mr. Robin Padilla belongs to another party and he has yet to be officially made part of our senatorial bets. But, as what BBM has said, he may join our event as guest and friend of the Unit Team. Bakit? Bakit hindi? Kasi si Robin Padilla ay member o ng PDP o kasama din siya sa, I think kasama siya sa hukbong pagbabago, kasi narinig ko rin si Robin Padilla kanina nagsalita na tungkol sa issue na to. Sinabi niya, nilinaw niya na siya ay kasama ni Mayor Sara sa hukbong pagbabago at hindi pa siya nakakapag kaya siya ay totoong kasama sa 12 senatorial balls late ng hukbong pagbabago, kaya hindi nagkakamali si Mayor Sara. Tama siya na 12 ang senatorial balls niya ng Unit Team niya under sa hukbong pagbabago. Yung iba kasi ginawang issue, yung may contradiction daw yung pagkakasabi ni Mayor Sara at saka ni BBM. Wala pong contradiction. Tama po silang pareho. Dahil magkaiba ang kanilang partido ay magkaiba. Si BBM ay Partido Federal at si Sara ay sa ay inadapt ng ay hukbo ng pagbabago under ano na siya? Yung kala, ano? Romualdez? Ano siya? Ano? De? Kalimutan daw. Hindi, kasama siya nila Bong Revilla sa Lakas si Andy. Oo, Lakas sa Lakas siya. Inadapt siya ng Lakas, pero ano pa rin siya, si Mayor Sara ay siya pa rin ang head ng hukbong pagbabago. At si Robin Padilla ay kasama ni dahil nga 'di ba nasa ano siya, PDP laban. Ngayon nag-ano siya sa hukbong pagbabago, kaya member siya ngayon ng member si Robin ng partido ni Madam Mayor Sara Duterte. Kaya walang issue, walang problema. Ginagawa naman ng issue ng iba ang sinasabi. Mula pa kagabi, issue na yun. Naririnig ko na yun. Kaya sabi ko, ano ba itong mga ito? Lahat na lang ng mga salita na babaligtad nila. Dapat ginukuha nila yung lahat ng mga detalye bago sila nagbabalita.
Katulad yung kanina, may nakita akong ano, may nakita akong tungkol naman dun sa survey, isang survey. Hindi naman nakalagay kung ano yung nag-survey na yun. Basta nakita lang, namumuna sa isko, nasa second, ang laki eh, laki na namang 50 plus. Since mobile data is turned off, ano nangyari? You have to turn on Wi-Fi and connect. Bigla nagsalita yung cellphone ko. Bigla nagsalita si Siri. Ayun, sabi nga na yan, namumuna na si isko, tapos nung nanood ako kay Sangkay kangina, sabi ni Sangkay, inano niya yung issue na yun, na yun nga to, iba na naman. Huwag napunta na tayo sa ibang bagay. Pero si, tungkol kay Robin, tayo tungkol doon sa issue ng ano na yun, ng survey, fake po yun. May maniniwala na namumuna na si Isko. Si BBM pa rin. Hindi na makita yung issue, yung ano na yun eh, yung detalye nung balita na yun. Wala na, nabura na ng Manila Times. hindi na makita yung ano niya, yung link. Deleted na. Kasi mali. Ngayon, balik tayo kay Robin. Ayun, pati si Robin nagpaliwanag na hindi nga raw siya pwedeng sumama pa sa... Kasama siya sa 12 under sa Hukbong Pagbabago. Pero sa unit team ni BBM, hindi siya kasama. Pero guest siya ng unit team. At kahit saan siya kahit saan pumunta ang unit team, pwede siyang sumama. Kasama siya sa lahat ng ano, ng proclamation, sa lahat ng mga ano nila, events nila as guest candidate. Malinaw na siguro yon. Kasi naman, ginagawa ng issue yung mga bagay na hindi dapat gawa ng issue kung babasahin ng lahat. At lilinawin lahat ng mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig, hindi tayo magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. O diba? Kaya malinaw na siguro yung issue na yon. Wala pong problema si BBM at si Sarah, sila ay unit team. Kasama si Robin Padilla, unit team pa rin silang lahat. Magkaiba lang kasi ang kanilang mga, alam nila, mga partido, mga kuminsan ay hindi ka pwede sumama sa isang partido, kung ganito, ganyan-ganyan. O kailangan maging legal muna ang lahat bago ka masabing ikaw ay parte na na isang, alam nyo na, mga pirma-pirma. Legalities ay importante sa lahat ng bagay. Yun lang at na-share ko lang. Alam nyo na kahit paano na-miss ko rin ng magsalita sa harap ng camera. Ang dami kong vlog pero hindi ako nagsasalita. Puro post lang, puro uploads lang. Ayun, kahit paano nakapag-update ang Mami Beth. Ayun lang. Please subscribe to my YouTube channel, Beth Pilapil Vlogs. And don't forget, God is always watching us. Bye-bye!